Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Mae Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Mae Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Mae at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang kaaga-aga pong pangangalampag ng ibang mga Alden fans sa atin. Dahil po sa mga pinakakalat ng mga Armin fans at mga toxic mainers na si Mae Mendoza po ay ikinasal sa Palawan noong Holy Week. Uulitin ko ho, Holy Week ang kanilang pinagkakalat. Sa aking pagkakaalam, please correct me if I am wrong, wala pong nagkakasal ng Biyernes Santo, Sabado de Gloria at hindi ko alam kung may nagkakasal din po ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Mamaya idedetalye natin yan kasi ang dami na naman pong mga faniwalain at mga dudangers. Maigi na rin pong nalilinaw natin ang mga ganyang bagay nang mabawasan ang mga tulad nila sa mundo ng social media. At ano na naman po itong ipinupukol nila kay Alden? No, itong mga Alden fans dito po kay Mae Mendoza na siyang may kinalaman na naman po sa gawaing espiritual ni Mae ngayong Holy Week. Sabi naman po sa inyo, wala tayong palalampasin sa mga gawain nila kina Mae at kay Alden. Magalit man kayo, kung magagalit, ano, pero babasagin po natin yung mga fake news na inilalabas nila. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina Mae at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi po ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe button para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Mae at kay Alden. At makikita nyo po yung subscribe button dyan po sa may baba lang ng screen nyo kung saan kayo na nanonood. O pwede nyo po yung scroll down ng konti at pagbaba nyo po ng konti, makikita nyo na po doon yung subscribe button na may bell. I-click nyo na po parehas para kada upload natin, kayo ang nauuna. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Gloria Mariano. Sabi niya rito, "Happy Easter, Mr. Pinas and family. Thank you sa mga updates mo. I am a 71 years old fan of Alden Richards and Mae Mendoza and Aldab since 2015. Padami ng padami ang mga vloggers na si Alden at Mae ng content nila. Pero sa'yo lang ako kampante at naniniwala dahil sa update mo, ako nakakampante pag nakakabasa ako ng hindi kanais-nais. Yung validation mo lang ang pinaniniwalaan ko. Sa'yo ko unang nababasa at naririnig ang mga balita tungkol sa Aldab, Alden Richards at Mae Mendoza. Kaya yung ibang vlogger, copy-paste na lang. From Toronto, Canada." Nako, mag-iingat po kayo sa mga bagong channel na yan ha, Miss Gloria Mariano. Dahil marami po sa kanila yung mga bumaligtad noon pa man. Yung mga naniniwala sa sarsuela at nang iwanan po ng mga Aldab fans, eh nagsigawaan po ng mga bagong channel nila. Akala siguro nila, hindi natin sila mapapansin. Maraming salamat po sa mga sa inyong tiwala, no, kina Mae at kay Alden at sa amin po. At lagi po kayong mag-iingat. God bless po sa inyo dyan sa Toronto. At sana po, no, someday, mamit nyo rin po ang mga kaibigan ko sa Vancouver, pati po dyan sa Winnipeg. Puro po sila mga Alden fans din po. Salamat po. At ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Maribeth Florido. Sabi niya rito, "Happy Easter, Mr. Pinas. Christ has risen, and together with the risen Christ, may we be risen also to the goodness and has renewed our spirit. A sad fact that there were people who have not focused on the passion and death of Christ. They kept on with their uncanny behavior. Panotsky, I guess, did not even repent for all the evils he has done and will still do. If Panotsky continuously talk about Mae in his interviews and campaigns, sana he lays his platform for Mae. Ano ba ang mga programs and services niya for Mae? He just mentioned Mae to get votes. Si Mae ba ang plataforma niya? Panotsky should keep himself evolving and recreating. Learn new things and expand his mind to add to his versatility. He shouldn't be
who he was later. Last week rather, or last month. He has to create new habits and consistently upgrade himself in all ways and on all levels. Kaso he works hard on how to enhance deceiving people by giving false statements and reports. He should dedicate these few days before election exclusively for his goals as he is aspiring to be a public servant. How can he be the salt and light of his constituents? Thank you and God bless. That's what I am talking about, Ms. Maribeth Florido. Hindi si Maine Mendoza ang plataforma niya. Paglilingkod sa mga tao ang kanyang dapat na ipinapangako at hindi si Maine. Pero paano nga ba naman niya maipapangako ang mga bagay na wala naman siyang kaalam-alam? Hindi ko siya minamaliit, pero sa usaping ekonomiya at politikal, hindi po tayo papatalo sa kanya. No, hindi po ako nagyayabang kahit magdebate pa kami o kahit mga kung sino pang mga may katungkulan po sa gobyerno na talagang may alam din po sa politika, eh kahit makipagdebate sa kanya, ako po'y naniniwala, nangangangalang yan. Wala hong kaalam-alam, di ba? Hindi ho basta-basta itong pinasok niyang ito. At mga Pilipino ang magiging kawawa. We cannot give what we do not have. Okay? Salamat po sa comments and God bless po. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Nanay Melly Manias. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, sana wag na talagang pumunta si Maine sa kampanya ng panot na yan. Hayaan niyo sila mag-delete ng mga pictures. Madami pa naman mga pictures na Maine at Alden, ang mga true-blooded Aldam Nation. Kaya manigas ang panot na yan. Kasama ang mga kampon niya. Sana mag-picture sila Maine at Alden na magkasama at mamatay sa inggit ang mga halimaw na yan, ano, at si Panot. Thanks Mr. Pinas, sana mabasa mong comment ko. God bless always." Sabi nga po nila, Nanay Melly Maningas, ano, "Ang kahinaan ng isang Maine Mendoza ay ang mga taong nasa paligid niya. Peer pressure, ika nga nila. Ano mang pag-ayaw ni Menggay, pag-management na po niya ang kumilos na wala naman siyang choice, no? Dahil nakapirma siya, wala namang mangyayari. Kaya sana nga po, hindi talaga sumama si Maine sa pangangampanya ng ganyang klaseng tao. Speaking of pangangampanya, muli na naman pong nahusgahan ng mga tao ang isang Maine Mendoza. Kung saan, ang mga Alden fans naman po ang nangunguna. Pinakakalat po nila na kaya di umano ayaw ni Alden kay Maine ay dahil si Maine ay hindi po madasaling tao. Habang si Maine naman po kaya ayaw daw di umano itong si Menggay kay Alden dahil si Alden ay napakamadasaling tao. Ang galing, di ba? Feeling ng mga ulupong na ito, sila po yung laging kasama ni Maine at saka ni Alden upang masabi na hindi nagdadasal si Maine or si Alden. Palibasa kasi, ang gusto nila yung mga taong tulad ng mga namumulitika. Nasa loob ng simbahan, na sa tuwing nagdadasal, may mga nakatutok na kamera at laging nagpapapicture. Wala po kayo sa lugar para sabihin na si Maine or si Alden ay hindi nagdarasal. Ano po ba yung pinagbatayan nila? Si Maine na nasa Galaan di umano noong Holy Week. Si Alden na nasa Galaan din di umano noong Holy Week. Wala na raw panahon sa pagdarasal ang dalawa. Napaka-judgmental nyo po. Baka magbilangan kayo ng kasalanan sa mundong ibabaw. Si Maine at si Alden nasa langit na kayo. Binibilang pa rin ang mga kasalanan ninyo hanggang impyerno. Ilagay nyo po sana sa lugar ang pambabash. Hindi nyo po kilala si Maine Mendoza, sa totoo lang. At para naman sa sentro ng ating mga updates, kung kanina pinangunahan ng mga Alden fans ang pambabash kay Maine, ngayon naman mga taong mema. No, mema naman po ang umariba, daig pa ang mga Marites ng bayan. Kung saan pinakakalat lang naman po nila na si Maine ay ikinasal sa Palawan kay Panot noong Holy Week. Doon pa lang sablay na po yung gawa nilang storya. Ginugunita ng mga Katoliko at Kristiyano ang pagkamatay ni Kristo. Tapos magkakaroon ng sakramento ng kasal? Ito naman pong mga syungangers, no, mga syungasyungang dudangers at mga paniwalain, todo-todo ang tanong kung totoo raw ba ito. Please, 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 read between the lines po sana. Huwag nyo hong literalin yung mga pinagsasabi ng mga yan. Ginagawa nila ang mga issue na yan upang sa gayon ay umingay po ang pangalan ni Panot na laging dehado sa mga ratings sa kanilang lugar. Diyan po sa First District ng QC. Diba? Kaya nga ako ay nagpapasalamat dahil matatalino talaga ang mga tao dyan sa QC. No? Hindi nadadaan sa popularity. Hindi naman talaga popular. Diba? Again,
Kung isa ka nga sa mga bashers at hindi mo nagusto ng mga pinagsasabi ko rito, mag-comment ka lang. Pag-usapan natin yan na may respeto sa isa't isa. Muli ito po ang Pinas Showbiz News Ngayon. Thank you.